Dahil sa kanyang pagsusumikap, naging scholar si Tony noong kolehiyo sa Ateneo de Manila University. Ito na rin ang nagbigay daan sa kanya para makapag-aral siya sa abroad. Speaking of paglalakbay, kayo daw po ay nag-aral sa, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral sa abroad. Tapos medyo na culture shock daw po kayo noong una ninyong bisita sa Amerika. Totoo po ba ito? Mukhang marami ka na atang naipagtanong, no? Ay, investigative journalist po ako. Opo. So syempre, nag-research muna ako bago kayo in-interview. Eh, pagpunta ko po sa California particularly, no? Na, eh, doon pa lang una akong nakakain ng steak. Oh. Tapos pagpunta ko po sa... So, nasarapan po ba kayo sa pagkain ng steak? So, parang pagdating ko doon, parang technicolor yung mundo. No? Totoo pala yung nakikita ko sa Hollywood. Uh-huh. No? We stayed in really brightly colored homes and manicured gardens. Mm-hmm. And then, pag weekends, nandun po kami sa Santa Cruz, mm-hmm, kung saan yung American family ko may sariling... vacation house under the redwood forest. Bakit po kayo na culture shock? De kasi pagpunta ko naman sa boardwalk at saka sa beach. Oo. Ay may mga babae doon na lang ako nakakita ng babaeng nakabikini. Kasi doon sinusuot dati ng mga babae dito doon sa Pilipinas? Doon naman sa bukid na pinupuntahan ko, hindi naman nagbibikini yung mga nandun. Eh, pag naliligo, naka-duster? Oo, yung Pilipino. Tapos kasi, doon, biglang naka-brat panty lang. Ganun nga. No? So, siguro maraming mga iba lang. No? Pati yung aking Ilonggo accent na wala. No, na, no. Like, so, kind of slang. Slang. And then, somehow you try to redefine yourself. And then, you try to speak like everyone else. Mm-mm. And then bigla lang na lumawak ang aking kaisipan. Mm-mm. At naisip ko rin na sana yung kung hindi ko madala ang mga mahihirap sa Pilipinas sa California, dalhin ko ang California sa Pilipinas. Matapos mag-aral, nagtrabaho ng halos 6 taon si Tony sa iba't ibang kumpanya at naging boss pa. Ngunit kahit maginhawa na ang buhay, tila may puwang pa rin daw sa buhay niya. At dito na niya naisipang ibahagi ang oras at talento para sa iba. Yung Gawad Kalinga po, nagsimula siya with Couples for Christ. Opo. Tama ba? Oh. Yes. At malaking bahagi po ng buhay ninyo yung Couples for Christ. Nang for about 20 years. No? So, pero for in fact, when I was 35 onwards, I was a missionary. At it was nang umiikot ako sa buong mundo, tinatatag ko yung Youth for Christ, Singles for Christ, yung mga family ministries, at saka naging country coordinator ako sa Australia. Doon ko naisip, bakit ang gagaling ng mga Pilipino pag nasa Australia? Pagpunta ko sa Amerika, bakit ang galing nila pag sila'y nasa Amerika? So naisip ko, kasi ang environment nila maayos. Mm-hmm. No? Kasi hindi sila squatter doon. Mm-hmm. No? So, nang pagdating nila, magtatrabaho, magkakaroon silang pagkakataon, makabili ng kotse, makabili ng, ng bahay. Mm-mm. So when I was in Melbourne in 1995, I thought na kailan bumalik ako sa Pilipinas. Mm-mm. Para i-transform ko rin, tulungan ko rin na matransform ang kanilang physical environment. So yung aking mga dasal noon, eh, hindi na lamang tungkol makapunta sa langit. Mm-mm. Pag in the afterlife, naisip ko, kailangan alisin ko sa impyerno yung mga anak ng Diyos sa buhay na ito. Pagbalik mula sa Australia, ginawa ni Tony ang bagay na tuluyang makakapagpabago sa takbo ng kanyang buhay at buhay ng maraming Pilipino.